Keton na naman tayo. Ang gagawin natin ngayon guys ay magre-repair ng electric keton. Aww. Ito guys. Pinaparepair ito ng kaibigan ko na si Ruel Pirater. Ang sabi niya ay bigla ra daw na hindi na uminit. So susubukan nating repairin ito guys. Aww. Okay guys. Ganun pa rin guys. I-focus lang natin ang camera sa ating gagawin guys. Okay. Okay guys, simulan na natin ang pagre-repair. Unang gawin natin guys ay tistira natin. At ang tister guys ay naka-set na sa ohms guys, 1K guys. Yan. Magalaw guys. Okay, unang gawin natin ay tistira natin. Tistira natin ang kanyang terminal. Line 1 at saka line 2. Ito ang kanyang on guys. Aww. I-on natin guys. Ating i-on guys. Yan. Then tistira natin. Sa line 1 at saka line 2. Yan. Yan. May continuity guys. Sa loob guys para sigurado. Sisira natin yung kanyang burner guys na nagbibigay init yung tira natin yung burner guys. Yan. May continuity guys. Tapos sa line 1 at sa line 2 sa terminal guys. Yan. May continuity guys. Ito guys ang kanyang temperature switch guys. Yan. Kapag umaabot na sa kanyang na tatanggapin na init guys, ay ito ay mag-trip guys automatically. Yan. At saka yung thermal fuse niya guys ay nandito pa rin guys yung thermal fuse niya guys. Nandito sa loob guys. Pero hindi ko na lang tatanggalin guys kasi may continuity naman guys. Hindi ko na lang tatanggalin. Okay, okay naman guys. Walang problema. Okay, balik natin guys. Linagyan ko ng tubig guys. Para makita kung may leaking ba. Okay naman guys, wala namang leaking. Okay guys, nakita natin na itong electric kettle ay walang problema. So, tistira natin ang kanyang kabila guys na patong, ipatong siya guys. Tistingan natin yung terminal wires niya guys ha. Yung patungo sa supply. Yan na naman ang titistira natin. Ito guys, titistira natin ito. Okay, focus pa rin natin guys ha yung camera guys sa ating gagawin. Okay guys, titistira natin guys. Ang isa guys dito at yung isa dito sa yan dito guys dito sa butas na terminal guys ng supply. Itong linya na ito guys ay may loose contact guys. Aww. May sira guys, may loose contact itong linya na ito patungo sa kanyang terminal.
Okay guys, nakita natin guys no na lost contact ang wire, connection wire niya sa supply. Ito ang karaniwang mangyayari guys sa inyong mga electric kettle guys. Bumibigay yung mga wire nila guys. Yan ang masasabi ko na ano, yun ay parang factory defect yata yun. Or kaya siya naputol, hindi siya nakatrip na overheat siya. Kaya naputol ang kanyang koneksyon sa loob. Or di kaya, yung wires guys, yung wires niya sa loob ay ang problema ay sa factory defect, yung sa paggawa guys ba? Hindi mabuti ang paggawa siguro. Or overheat siya guys, hindi siya nagtitrip. Hindi kaya overuse siya. Yan guys. Ngayon guys ay putulin na naman natin ito guys. Kapalitan natin ng bago at saka testera natin kung okay ba. Una guys, putulin natin guys. Focus pa rin natin guys ang camera sa ating gagawin guys. Putulin na lang natin ito guys. Tatlong linyada guys. Ito ay line 1 at saka line 2. Ito ang ground guys. Yan. Ito ang ground. Okay, condemn na lang natin ito guys. Kasi papalitan natin ang bagong plug. Aww. Ito pa rin ang ating ipapalit guys na plug. Guys, okay na guys. Okay guys. Susubukan na natin guys kung gumagana ba guys ha. Okay. Iuna natin guys. Umiilaw pala ito guys. Buka natin guys ha kung ano ba? Okay ba guys? Ma-repair ba natin? Ang galing bubuka nito guys ha. Yan. Ang galing kumukulo guys. Yan, kumukulo na guys ha. Hintayin natin kung mag-trip off ba siya. Kapag mag-trip off siya guys ay okay guys. Kulo na guys.
siya, guys. Yan, yan ang kanyang kayara, guys, na ibigay ng Ines. Mukulo talaga, guys, at nag-trip off siya, guys. Okay, guys, sa wakas, naayos natin. Nandyan lang pala sa kanyang wire, guys, ang problema, guys. Yan. Yan ang mga factory defect, guys. Kapag kayo, guys, ay mayroong electric cable, guys, at bago pa, guys, mga ilang buwan pa lang, guys, tapos nasira, guys, huwag nyo itapon, guys, kasi marerebidyuhan pa yan. Kaya nito, yung pinapalit ko, yung plug lang, guys, kasi yung wire lang ang naputol. Yan lang, guys, solved na, guys. Shoutout pala ni Ruel Pirater, ang may-ari nito. Okay, naayos natin. Maraming salamat pala, guys, sa inyong panonood. Susunod natin pagkikita, guys. Bye!